Dito sa AFP Medical Center sa Quezon City, dinadala ang mga sugatang sundalo. Dahil nga sinasabing nasa hukay ang isang paa ng mga kagaya nila. Kabilang sa kanilang mga benepisyo ang pagkakaroon ng karampatang atensyong medikal. We don't treat them just medically. We also treat them mentally because we all know about combat stress, you know, which is very important, post-traumatic stress. Of course, religious, you know, spiritual, everything. Pero higit pa sa ayuda at benepisyong ibinibigay ng gobyerno para sa mas mabilis na paggaling ng ating mga sugatang sundalo, wala na sigurong mas mabisa pa sa pagkalinga ng kanilang sariling mga pamilya. Ang tagpong ito sa kwarto ni Sergeant Sandy Benitez, matagal na raw laman ang dasal ng kanyang kinakasamang si Christine. Pipiliin ko pong mahirap lang kami, yung tama lang na makakakain kami, mapapaaral namin yung mga anak namin. At least, alam ko, gabi-gabi nakikita ko, alam ko safe siya. Naalagaan ko siya, hindi gaya ng pag nasa area sila na pag nag-uusap kami, gutom siya. Pag nasa bundok, wala na siyang pagkain. Sundalo na raw si Sergeant Benitez na magkaroon sila ng relasyon ni Christine. At masakit daw para sa kanya natanggapin na hindi raw pamilya ang prioridad nito sa buhay. Ay, kami nag-aaway. Pero nung pinaintindi niya sa akin, sabi niya, nung hindi pa tayo, sundalo na ako. Nung naging sundalo ako, pinakauna daw sa lahat Panginoon. Pangalawa yung bansa. Pangatlo, yung baril niya. Pang-apat lang kami na priority niya. Kaya daw, wag daw akong magreklamo kung limitado yung oras na naibibigay niya sa amin. Batid daw ni Sergeant Benitez ang labis-labis na pag-aalala ni Christine, suting madidestino siya sa malalayo at delikadong mga lugar. Kaya para kahit papaano yung maibsan ng pangungulila, wala raw mintis ang kanilang pagtatawagan. Pero kung minsan, mas mabuti na rin daw na hindi sila makapag-usap. Meron time daw na tumatawag yung asawa mo, siguro siyempre. Yes, nasaan bang asawa mo? Nasa Cavite. Cavite. Yes, po, ma'am. Siyempre may balita, yes, na kasi na may gulo doon at opo, alam niya na na-deploy ka doon. Yes, ma'am. So tumatawag siya sa'yo? Yes, ma'am. Yung cellphone ko, ma'am, nasa bulsa ko sa pocket ko po, ma'am. Bali, tumatawag siya ng 10 o'clock kasi ako, ma'am, na-wounded na ako, ma'am. Tumatawag siya, nag-ring cellphone ko, sabi ko siya na ito tumatawag. Mm. Kung sasagutin ko, sabihin kong okay lang ako, maririnig niya pa rin yung putukan, ibig sabihin, di okay kasi si grabing buwan lang. Yes, ma'am. Mm-hmm. Pwede ko na lang sinagot yun, ma'am. Oo. Sinagot ko yun nung nasa ko na ako, ma'am, nasa iliga na ako. Pero wounded ka na lang? Wounded na ako, ma'am. Oh, ano sabi niya sa'yo? Yeah, nag-iiyak, ma'am. Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang. Okay lang. So, hindi mo ginagawa yun na tatawag ka? Bakit? Makaka-distract yun sa kanya, ma'am. Sa kanya? Yes, ikaw, sa'yo? Tsaka sa akin, ma'am. Kasi pag marinig ko na baka may umiyak, mas lalo pa ko panginahanap doon. Sa gitna ng pakikipaglaban sa Marawi nito lang Hunyo, isang sugat sa kaliwang paa ang tinamon ni Sergeant Benitez dulot ng tumamang shrapnel. Sabi ko, baka ito ng katapusan ko kasi sabi ko, baka malusog dito na ako, malusog blood. Yun, ginapang ko talaga, mag-isa lang ako. Bit-bit ko yung baril ko. Habang gumagapang ako, inisnipe pa rin ako. Tapos pumuputok ako, ma'am. Sabi ko nga, baka kahit na gabihin ako dito, gagap-gapangin ko to si diretso ng Mapandi Bridge, ma'am. Hello? Hello? Sino po to? Sino po si Sandy? May tumawag po sa akin tapos sabi po, ma'am, relax lang po kayo. Sabi niya, may nangyari daw po kay Sergeant Benitez. Kasamahan niya yun pero hindi ko nakuha na yung pangalan. Ang sabi niya, may tama daw. O yun lang, may tama daw. Sabi ko, saan banda? Kaya ako, nginig na yung buong katawan ko. Sumagot kayo! Pinapatay! Diyos ko!
Sa mga sandaling yun, habang ginagapang ni Sergeant Benitez ang kanyang kaligtasan, si Christine naman, ang Panginoon at ang dinadalang sanggol ang kinapitan. 4 na buwan na kasing buntis si Christine sa kanilang ikalawang anak. Number one po sa Diyos, sa pangalawa sa anak ko tsaka sa parating na anak ko. Nung nangyari po yan sa kanya, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Tapos niyakap ko na yung anak ko, sabi ko, kung ano man ang mangyari kay Papa niyo, di ko na alam, bahala na. Sabi na, bahala na. Kaya laking pasasalamat ni Christina, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Si Sergeant Benitez, ligtas na nakabalik sa kampo at ngayon, kanya ng kapiling. Nung nangyari na to, kung pwede lang, huwag ka nang bumalik. Eh sabi niya, hindi ah, gaganti pa ako. Sabi niya, malayo daw sa bitupa. Pero hindi lahat. Kagaya ni Sergeant Benitez na nakauwi ng ligtas, bagamat sugatan. Ang kapwa niyo sundalo na si First Lieutenant John Frederick Sabellano, nasawi sa pakikipaglaban. Sabellano, paano nangyari sa kanya? Si Sir kasama rin doon po, ma'am, sa labas, ma'am. Kasama doon sa tinamaan sa labas? Yes, ma'am. Tapos nakita mo pa siya? Nakita ko pa siya, ma'am, na nagbuhay pa, pero maputla na siya. Sinabihan ko nga, binubuhat siya ng mga kasamahan niya, 4 na kasamahan niya. Hirap na hirap magbuhat sa kanya kasi ikuan siya. Siyempre kasi dahil sa tama niya. Sabi ko, Sir, kaya pa yan, Sir. Makaabot ka pa ng kulay doon, Sir. Nakatingin sa'yo? Yes, ma'am. Nakalikuan na siya, ma'am, narang na hihilo-hilo na siya. Mm-hmm. Tapos maputla. Sabi ko, Sir, kaya pa yan, Sir, kaya pa yan. Yan, parang pinapalakas ko yung loob. Isa sa First Lieutenant John Frederick Sabellano sa 13 Marines na napabalitang namatay sa engkwentro sa Marawi noong 9 ng Hunyo. Ang bakbakan sa pagitan nila at ng teroristang Maute tumagal ng 14 oras. Sa tapang na kanilang ipinakita, hinangaan sila at itinuring na bayani ng marami. Yung first 3 days na napakalungkot namin, ang nakikirami lang sa amin ng Corpus Christi, ang mga kamag-anak niya, kamag-anak namin. Then suddenly makikita mo sa Facebook, sa social media, sa kayong mga media na ang naman puro ng paghanga sa kanya, sa kinaginawa niya, naging nakaganda. Matapos niya, kaya sabi namin sa mga siguro, hindi condolences ang dapat sa atin. It should be congratulations. Kasi nakapag-mold tayo ng isang hero.